kinalaman na kinatatakutan ng ahas. Ang mga ahas ay mahalaga sa ating ecosystem. Meron itong tungkulin na ginagampanan, pero ang ahas ay isa sa mga kinatatakutang hayop ng mga tao. Karamihan kasi sa mga species nito ay nagtataglay ng kamandag na nakamamatay sa mga tao kapag ito ay natuklaw. Ang mga ahas ay madalas na nagtatago sa paligid. Nasa lugar sila kung saan ay hindi agad mapapansin ng mga tao, gaya ng damuhan, puno at halaman. Ang mga bata ay ang madalas na kanilang nabibiktima dahil sa natural sa mga ito ang maglaro at hindi agad mapansin ang panganib na dala ng ahas. May mga bansa sa mundo na pinagkukutaan ng ahas. Isa na rito ang Pilipinas. Bagamat ang mga ahas ay madalas na matatagpuan sa mga kagubatan, ay maaari rin silang maligaw sa kanayunan dahil sa unti-unting pagkasira ng kalikasan. At ang mga kabahayan ay ang maaaring puntahan ng mga ito. Pero alam mo ba na may mga halaman pala na may kakayahang magtaboy ng mga ahas? Sa nakaraang video ay itinampok ang lemongrass o tanglad bilang isa sa mga ito. Sa video na ito ay aalamin natin ang iba pang halaman na may kakayahang magtaboy ng mga ahas. Magandang araw! Welcome back sa channel na ito. Pero kung bago ka pa lang, ay i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Narito ang mga listahan ng mga halaman na may kakayahang magtaboy ng ahas upang maging ligtas ang ating kapaligiran. Marigold. Ang namumulaklak na halaman na ito ay taal sa kontinente ng Amerika at may iba-iba itong klase. Dito sa Pilipinas, ito ay tinatawag na amarilyo. Karaniwang ginagamit ang mga marigold upang hadlangan ang mga peste sa natural na paraan. Ang dahilan ay nasa ugat ng halaman na ito. Ang mga ugat ng marigold ay pumapailalim sa lupa ng sobra at ito ay nagbibigay ng malakas na amoy na nagtataboy sa mga peste at insekto. Maging ang mga dahon nito ay nagtataglay ng langis na kung tawagin ay terpenes. Isa pang dahilan ng di kaaya-ayan itong amoy. Bagamat maganda sa paningin ang bulaklak nito, ay meron ding itong matapang na amoy. Ito ang mga dahilan kung bakit umiiwas sa halaman na ito ang mga ahas. Mother-in-law's tongue. Sa pangalan pa lang nito, ay mukhang hindi lang ahas ang matatakot at iiwas dito, kundi pati na rin ang mga tao mismo. Ang iba pang pangalan nito ay snake's plant at sansevieria. Isa ito sa mga pinakamahusay na halaman na nagtataboy sa mga ahas dahil sa mga matatalas na dahon nito. Bukod dito, mas mabilis din ang pagpoproseso ng oxygen nito kumpara sa ibang halaman. Nakakatakot sa paningin ng ahas ang halaman na ito. Ito ay isang napakagandang halaman bilang panghadlang sa mga ahas dahil hindi ito alagain. Ang halaman ay nangangailangan lamang ng tubig 3 beses bawat linggo at tumatagal ang buhay nito ng maraming taon. Sa bansang may mainit na klima, ginagamit ito sa labas ng bahay. Samantalang sa mga bansang may malamig na klima naman, ay sa loob ng bahay ito inilalagay. Lemongrass. Nabanggit na ito doon sa nakaraang video. Ang tanglad ay kilala bilang halamang gamot at rekado sa pagluluto. Pero dahil sa ito ay gumagawa ng amoy ng citrus, ito ay pinaniniwala ang nagtataboy rin ng mga ahas. Bukod sa ahas, ay kinamumuhian din ng lamok ang tanglad dahil sa citronella na isang byproduct ng tanglad. Ang tanglad ay madaling alagaan at hindi ito basta-basta namamatay dahil sa tagtuyot o anumang klima. Ito ay isang kaakit-akit na karagdagan na tanawin sa paligid ng bahay. Sibuyas. Ang mga sibuyas ay lubhang kapaki-pakinabang na halaman para maitaboy ang mga ahas. Ang halaman na ito ay nagbibigay ng isang amoy na hindi gusto ng mga ahas. Ang amoy na ibinibigay ng sibuyas ay nakalilito sa mga ito.
Ang sibuyas ay gumagawa rin ng isang kemikal na masakit sa mata. Kaya di nakapagtataka na layuan ito ng mga ahas. Bawang. Ang halaman na ito ay ginagamit mula pa noong sinaunang panahon. Nabanggit ito ng mga sinaunang Egyptian, Greek at Roman. Tulad ng sibuyas, ang bawang ay may amoy na hindi gusto ng mga ahas. Ito ay may kemikal na tulad ng sulfur na kung saan ay matapang at masakit sa panlasa at pang-amoy ng mga ahas. Tabako. Marami ang may hindi gusto sa halaman na ito dahil sa ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng sigarilyo na kung saan ay marami ang nagkakaproblema sa pagkagumon nito. Gayunpaman, mayroon itong mga katangian na maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang halaman na ito ay may taglay na nikotina na may amoy na kinamumuhian ng mga ahas kung kaya't sila ay lumalayo sa halaman na ito. Cactus. Kahit na ang mga tao ay hindi gusto na lumapit sa mga matitinik na halaman gaya ng cactus, gayon din siyempre ang mga ahas. Sila ay natatakot sa mga tinik kung kaya't sila ay umiiwas sa mga ito. Upang maitaboy ang mga ahas ay magtanim lamang ng mga halaman na may mga tinik sa bakuran. At dito ko na tinatapos ang listahan ng mga halamang may kakayahang magtaboy ng mga ahas. Alam kong marami pang halaman ang may kakayahang magtaboy ng mga ahas, kaya i-comment lamang ito sa baba. Samahan niyo ulit ako sa mga susunod pang mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at i-share. Maraming salamat.